Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang paglilinaw po ng kampo ni Alden Richards na, excuse me lang, hindi sila close ni OG Diaz, no? Ito po ay taliwas sa pinakakalat nitong si OG Diaz, ano? Na gumamit pa siya ng power para lang makahingi ng ticket dito po kay Alden Richards, no? Nang para po sa Century 2 na buds dati. Pero ngayon, hindi po niya mahingian ng statements, no? Ito pong si Alden Richards. Patungkol po sa ginawa nilang sarsuela, no? Na para lamang po market lang po nila yung pasugalan nila, no? Talagang ginamit si Main at ginamit ang buong Aldab Nation. 'Di ba? Magkano kaya ang bayaran sa mga ganung bagay, no? Kasi syempre trending na trending. Diba, mamaya pag-usapan po natin yan kung paano pinahiya ng mga kasamahan ni Alden Richards itong si OG Diaz. At para naman po sa susunod po na magiging palabas nila Main Mendoza kasama po ang buong Sarsuela team, ano? Ito po yung pinepredict na. Inaalam na po ng ibang mga netizens. Sabi nila, ano na kaya ang susunod na chapter? Ano na kaya ang susunod na chapter na palabas ng Sarsuela nila? Na si Main na naman ang main character. No, yan po yung mga katanungan nila. Kung saan, wala na po silang ibang naiisip kundi ang pagbubuntis, no? O di naman kaya, ay wedding. Yan yung kanilang mga susunod na ipapalabas. At yan po yung ating pag-uusapan, ano? Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Main at kay Alden, araw-araw po natin yung pag-uusapan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit na taliwas sa taliwas at ibang iba pagdating po sa mga kalakaran kapag ikaw ay our main fans. May rate po pala yun, ano? Kung depende po sa engagements na makukuha mo ang ibabayad sa'yo. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento ni Miss Doris Castillo. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, kahit ano pang gawin niyo, no, panghihila pababa, no, hindi niyo magagawa na pabagsakin si Alden Richards. Mapapahiya lang kayo, ADN support Alden and Main, ano? Tapos sinasabi niyo si RJ Pasimuno ng sinasabi niyong kulto. San galing 'yon? Ibinintang niyo kulto kahit ano sabihin nyo, no, Aldab Major, hindi namin kayo papatulan. Di ba? At dapat sisihin manager ni Main, hindi makontento. Hay naman, galit na galit ko sa GMA, eh ganun ka rin naman, di ba? Eto lang, kahit anong gawin yung pagpapahiwalay, ano, talagang para lang sirain sila, hindi kayo magtatagumpay. ADN still here. For Main and Alden, still going strong kahit nawala sila sa showbiz, no? Aldab, Richard still here strong enough, no? And Basher, Sarsuela, no? Patakot kayo sa ginagawa ninyo. Thanks and God bless Mr. Pinas. And God bless you too, Miss Doris Castillo. At I agree, no? Tama po yung sinasabi po ninyo na kahit anong gawin nila, no? Na pagpapabagsak kay Main at kay Alden, hindi natin nahahayaan na sila po ay maapektuhan nito. Kahit na wala po silang magkasamang proyekto, nandito pa rin tayo for Main and Alden. At para naman po sa ikalawa nating komento, mula naman po kay Miss Elizabeth Bautista. Sabi niya rito, Mr. Pinas, ang family user ang cult. Are you sure na Catholic sila? Diba? Taga Mindanao sila. So, diba, you know, what I'm saying, oo, nasib ko yan, ano, yung clairvoyant, ano? Pati yung manghuhula sa US, Missouri ba yun? Tama po ba ang aking pagkaka-pronounce? And the UK, ano? Even sa Cagliari, di ba? Tatlo yun. O apat, ano? Iisa ang kanilang sinasabi. Na nagkita na sila way back, ano? Way back. At nagpakasal sila. Masaya sila, no? At ngayon, sumanib sila sa katawan ng dalawa.
Diba? Di nyo napansin yung sarili nilang mundo? Ang sabi, no, mahal na mahal talaga ni Richard, no, lagi ko nga binabalik-balikan at tama rin ang sinasabi na pilot silang pabagsakin. Pilot silang pababagsakin. Pero hindi nila kayang pabagsakin, ano? At dahil matatag ang kanilang pagmamahal, para bang yung movie na Somewhere in Times ni Christopher Reeves and Gene Simon, ano, way back 1981. Ako naniniwala sa ganun, na nagkita na sila noon and then gusto ulit nilang ituloy, no, sa ibang pag, o nga naman, ano, may ganun, may napanood din po akong ganun. Hindi ko po makakalimutan yon. And ang masasabi ko lang po doon, pilit man po silang magbulag-bulagan for Maine and Alden, hindi po nila mawawalis talaga lahat ng mga Alden fans. We're here for the love of Maine and Alden. Diba? Ganun lang yan eh. Susuportahan natin sila, ipagtatanggol natin sila, lalo na sa mga mapang-abuso. Para naman po sa ikatlo nating komento. Ito naman po ay mula naman kay Miss Julie Sanchez. Ang sabi niya rito, wala na pong maipukol yung Armaine fan, kaya kay Alden nila ibinabalik yung pagiging basher nila. Kahit anong gawin nilang paninira at pagpapahiwalay sa Aldam, eh hindi nila matitipag yan. Malakas kasi ang ebidensya natin, Mr. Pinas. Kung hindi ko lang siguro alam ang pawang sarsuela, na pawang sarsuela at may kinalaman ng GMA at yung Itbulaga, ano, baka natangay na rin ako. Ako po magpapakatotoo lang, Miss Julie Sanchez. Kung hindi natin nakita yung mga proweba na mula mismo galing kay Maine at kay Alden, tama po kayo, talagang makukumbinsi ka sa sarsuelang ito. Pero kung nakita natin yung mga behind the scenes, lahat po ng resibo na meron po tayo, eh talagang maninindigan ka. Hahawakan mo yung pangako ni Maine, hahawakan mo yung pangako ni Alden Richards since 2015 pa po sa ating lahat. Diba? Dahil lahat ng sinasabi at tinuturo natin ay may mga ebidensya. Diba? At para nga po sa mga dapat nating pag-usapan ngayong araw, unahin po natin ang nagiging prediction contest, na parang paligsahan na po ito. Prediction contest kung ano yung susunod na ipalalabas sa sarsuela. Diba? At ang ito po yung nangyayari ngayon sa Instagram, ano? At saka po dito sa Facebook. Wala po sa Twitter, hindi ko pa nakikita sa Twitter. Pero ang sabi nga po nila, ang susunod daw pong ipalalabas dito, no, ng sarsuela with the special participation of Maine Mendoza, no, bilang kanilang main character, sabi po dito, ang pagbubuntis po. Ira-ready na raw po ng mga Armaine fans at mga toxic Mainers ang pagbubuntis pictures, pagbubuntis issue para po dito kay Maine Mendoza, na apalalabasin po nilang ama, walang iba kundi si Panot. No? At ang pumapangalawa naman po dito sa sarsuela contest nila ay yung sinasabi naman po nilang kasalan. My goodness people, ano? Talagang gagamitin at gagamitin hanggat hindi na kukuha ang mga pangsariling intensyon. Diba? Ngayon, punta naman po tayo sa sentro ng ating mga updates. Ano nga ba yung pinagkakakalat nitong si OG Diaz? Ano mong sabi niya? Tama po kayo, narinig niyo po ng maayos yun. No? Na ito pong si OG Diaz, ang pinagkakalat po niya, kaya raw po siya nagkaroon ng ticket sa Century Tuna Buds ay dahil daw po kay Alden Richards. Gumamit daw siya ng power niya para daw siya ay maka-attend dito po sa Century Tuna. Wow! No? Ang kanyang palampakalat ay powerful siya. Powerful pala si OG Diaz, ano? Yun ang kanyang pinagkakalat at kay Alden ay very very close siya. No? Ito po yung kinumpirma namin. Kinumpirma po namin ito kila Ate Lu, kasi po wala mamaten. Si Ate Lu po ang palaging sumasagot sa atin at sinabi nga po niya na hindi naman sila ganun ka-close. No, magkakilala, casual, pero hindi ganon ka-close, no? Na pinagkakalat ni OG Diaz. Okay? Pangalawa, tinanong din namin, syempre hindi na namin pinalagpas pa. Sabi namin, ano naman po yung nasabi ni Alden Richards patungkol dun sa recent interview nitong si Mengkay, kasama po itong si OG Diaz. Ang sabi po kasi ng iba naming ka-team, bakit naman hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataon na magsalita si Alden? Ang sabi po ni Ate Lu, hindi pa po nila, no, ulitin ko lang ha, hindi pa po nila iniimbita si Alden Richards at kahit, ito po, ito yung dagdag nila, kahit na imbitahin o kumbitahin pa nila si Alden Richards, si Alden ay sure na tatanggi dito kay OG Diaz. Okay? Oo nga naman. And I agree with Ate Lu, hindi po si OG Diaz ang pagtutuunan ng pansin ng isang Alden Richards
na maglalaan po ng oras para lang po maipush yung mga ganyang interview. Okay? Uulitin ko lang po yung paulit-ulit nating sinasabi rito na si Alden Richards ay hindi a-attend ng mga events ng Aldab Nation kung ito po ay pawang kasinungalingan at pawang kasarswelahan lamang. Okay? Hindi rin po a-attend si Alden Richards dito kung ang layunin lang po ng mga Aldab fans ay mamera ng mamera. Yan po ay gawain ng mga Armin fans at mga toxic mainers kasama po ang mga nabayaran nilang bayarang media. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.